Bata pa lamang si Goryo, marami na talagang nakasunod sa kanya ng mga multo. Habulin din siya kumbaga ng mga aswang sa kanilang bayan, kaya palagi siyang may dalang bawang kahit saan man siya magpunta para gawing proteksyon sa kanyang sarili. Hindi pa rin nagbago yon kahit na nagbinata na si Goryo. Nakabuntot pa rin palagi sa kanya ang mga multo na kadalasang humihingi sa kanya ng tulong. Mahirap para kay Goryo ang kanyang sitwasyon. Kakaunti na nga rin ang nakikipagkaibigan sa kanya dahil kadalasan siya'y iniiwasan kapag nalaman ng mga ito na kakaiba siya. Kumonsulta na rin si Goryo sa mga albularyo, pero wala pa ni isa sa mga ito na nakatulong sa kanya, kaya tinanggap na lamang ni Goryo na iba siya sa lahat. Hindi na rin naman niya hinayaan na maapektuhan pa ang kanyang pamumuhay dahil lamang sa mga multo at aswang na nakasunod sa kanya. Pero minsan talaga may mga pagkakataon na hindi niya makayanan ng takot. Kaya kusa na lang siyang lalayo, kundi baka masiraan siya ng bait. Katulad na lamang ng nangyari sa kanya sa dati niyang apartment na tinutuluyan. Palagi kasi siyang kinukulit ng anak ng kanyang landlady kung may anak na ba daw siya. Hindi naman ito sinasabi sa kanya kung paanong naisip nito na may anak na siya. Pero sinasagot na lang niya ito na wala pa siyang anak dahil yun naman talaga ang totoo. Wala nga siyang girlfriend, kaya imposible magkaroon siya ng anak. Pero isang araw, nangulit-ulit ang anak ng kanyang landlady. Muli na naman itong nagtanong kung may anak ba siya na babae at lalaki, dahil may nakikita raw ito na naglalakad sa kanyang kwarto tuwing hating gabi. Naisip ni Goryo na baka may third ID ng anak ng kanyang landlady at may nakikita rin itong mga multo. Pero wala naman siyang nakikita sa kanyang kwarto na multo. Imposible rin naman na hindi niya makita yon, may third ID naman siya. Wala akong mga anak, Janela. Madiin na sagot ni Goryo sa anak ng kanyang landlady. Malapit ang maniwala si Goryo na totoo nga na may nakikita si Janela dahil sa seryoso nitong mukha. Pero hindi na lamang niya ito pinagtuunan pa ng pansin. Ang mahalaga, wala siyang nakita, at kung totoo man na may nagpaparamdam sa kanyang apartment, hindi naman siya nito ginugulo. Pumasok na si Goryo sa kanyang apartment at iniwan na roon sa labas si Janela. Magpapahinga na sana siya, pero nahagip ng kanyang mata ang dalawang Santo Niño na nakadisplay sa kanyang sala. Kasing laki ng kapapanganak pa lamang na bata ang mga ito. Bigay kasi ito sa kanya ng kanyang lola, kaya hindi niya maiwan-iwan. Dala-dala niya ito kapag lilipat siya ng apartment. Alagang-alaga rin niya ito dahil napaka-importante nga nito sa kanya. Halos hindi niya ito padapuan ng alikabok. At dahil may nakita nga siya na kaunting alikabok doon sa Santo Niño, ipinagliban na muna niya ang planong pagpapahinga para punasan ng mga ito. Maingat si Goryo sa pagpupunas dahil luma na rin kasi ang mga Santo Niño at baka masira pa niya ang mga ito sa isang sagi lang niya. Unang nilinisan ni Goryo ang babaeng Santo Niño, at kahit na pagod na siya ay gusto na talaga niya na matulog. Pinilit pa rin niya ang sarili na malinisan ng maayos sa mga ito, at wala ni isang alikabok na may iwan. Patuloy lamang siya sa paglilinis, hanggang sa bigla siyang may marinig na iyak ng bata kasabay ng pakiramdam niya na may humawak sa kanyang kamay. Agad siyang napalingon sa Santo Niño na kanyang nililinisan, at buong gulat niya nang makita niya itong diretso na itong nakatingin sa kanya, at ang kamay nito ay nakahawak pa sa kanya. Pero sa isang iglap lang, bumalik na sa dati ang pwesto ng Santo Niño. Hindi na ito nakatingin at nakahawak sa kanya. Nagdadalawang isip tuloy si Goryo kung totoo ba itong nakita niya o namalikmata lang siya dahil sa sobrang pagod sa kakatrabaho. Mas binilisan na lang niya ang paglilinis sa dalawang Santo Niño para makapagpahinga na siya agad. Bagsak na ang katawan ni Goryo nang matapos siya. Dumiretso na siya sa kanyang kama at hindi na nga niya nakuhang magbihis pa. Nakatulog na rin naman siya kaagad. Pero naalimpungatan naman siya nang may marinig siyang kalabog sa labas ng kanyang kwarto.
may mga maliliit pa na yapak siyang naririnig dahilan para agad siyang mapabalikwas ng bangon. Dinala na rin niya ang kanyang baseball bat kung sakali man na may nakapasok nga sa kanyang bahay. Mahirap pa naman ang panahon dahil tumaas na ang bilang ng mga nagnanakaw sa kanilang barangay, kaya todo ingat na lang din si Goryo. Dahan-dahan at maingat na naglakad si Goryo palabas ng kanyang kwarto. Nakapatay ang ilaw kaya hindi niya gaanong maaninag kung sino man ang nakapasok at kung nasaan na ito. Pero naririnig pa rin naman niya ang mahinang mga yapak nito, kaya sinundan na lamang niya ang tunog na yon. Nakarating si Goryo sa kanyang sala pero wala pa rin siyang nakikitang tao. Huminto na rin ang mga yapak, kaya naisip ni Goryo na baka napansin na siya na magnanakaw, kaya nagtago na ito para hindi niya ito makita. Sino ka? Lumabas ka rin sa pinagtataguan mo! Sigaw ni Goryo sa tonong tila ba naghahamon pa. Pero hindi siya sinagot nito, kaya sumigaw na naman siya ulit. Ako pa talagang bibiktimahin mo, no? Nakapag-training ako ng judo, oy! Baka sa isang sipa ako lang eh, lumagpas ka na sa langit! Magsasalita pa sana si Goryo na may mahinang boses na humahagik-hik malapit sa kanyang likuran. Pero wala naman siyang nakita na tao paglingon niya rito. Magpakita ka sa akin! Muling sigaw ni Goryo at inamba na ang baseball bat na hawak nito. Pero muli na naman siyang napalingon sa ibang direksyon nang may marinig ulit siyang mahinang hagik-hik sa ibang direksyon. Una, narinig niya ito sa kanyang likuran. Pangalawa, narinig na naman niya ito sa kanyang harapan, hanggang sa sumunod-sunod pa ang naririnig niyang hagik-hik sa magkabilang direksyon. Hindi na tuloy niya alam kung saan talaga ang eksaktong pwesto ng humahagik-hik. Para na rin kasi siya nitong pinaglalaruan dahil mas lumalakas pa ito habang tumatagal. Kakaiba na ang nararamdaman ni Goryo. Hindi na ito takot na baka may magnanakaw na nakapasok sa kanyang bahay, kundi takot na na may masamang kaluluwa na gumugulo na naman sa kanya. Ibinaba na rin ni Goryo ang kanyang dalang baseball bat dahil sa kanyang realisasyon na isa lamang kaluluwa ang nasa kanyang bahay. Siguradong hindi naman kasi tatalab ito sa kaluluwa. Napabuntong hininga na lamang si Goryo at napagdesisyonan na niya na pumasok muli sa kanyang kwarto para ipagpatuloy ang kanyang nadistorbong tulog. Dahil naisip din naman niya na titigil lamang ang mga kaluluwa na yon kapag hindi na niya ito pinapansin. Pero aalis na sana siya nang may dalawang anino siyang napansin. Mabilis din itong tumakbo sa harapan niya na parabang kagaya sa bilis ni Usain Bolt. Hindi niya tuloy nakita kung sinong kaluluwa ang gumugulo na naman sa kanya. Naglakad na lang ulit si Goryo papunta sa kanyang kwarto at binaliwala na lang niya ang kaluluwa. Pero talagang nagpapapansin ito sa kanya nang muli itong mabilis na dumaan sa kanyang harapan, dahilan para matigil ulit siya. Pwede ba wag niyo ako sinusubok? May agimat ako na pwedeng gamitin para dumiretso ng kaluluwa niyo sa impyerno. Banta ni Goryo. Totoo naman kasi na may agimat siya. Bigay ito sa kanya ng albularyo na matalik na kaibigan ng kanyang papa nang malaman ito na nakakakita siya ng multo. Pero tatlong beses lamang niya itong ginamit ni Goryo at doon lang sa mga masasamang kaluluwa na nagiging dahilan ng kanyang pagkadisgrasya. Muli na namang naglakad si Goryo pero agad din napatigil ng mahagip ng kanyang mata na nawawala ang dalawang Santo Niño sa altar. Naalala naman niya na nilinisan pa niya ito kagabi, kaya sigurado siya na naroon pa ang mga yon sa kanyang altar bago siya matulog. Pero wala na ang mga ito ngayon. Lumapit si Goryo sa altar at tiningnan ang ilalim na baka nahulog lamang ito. At agad na nanlaki ang kanyang mga mata at nagtaasan ang kanyang mga balahibo nang makita niya ang dalawang Santo Niño sa ilalim ng mesa na nakahiga at nakangiti pa sa kanya. Hindi pa nga siya nakaka-recover sa gulat nang bigla na lang ang mga ito'y tumayo at tumakbo paalis sa ilalim ng lamesa. Natumba si Goryo dahil sa gulat. Tanging gulat na tumingin lamang sa dalawang Santo Niño ang nagawa ni Goryo. Wala na rin naman kasi siyang masabi at hindi din niya alam kung ano ang gagawin.
saka lamang siya nakarecover sa gulat nang maalala niya na may agimat nga pala siya na pwede niyang gamitin. Sure naman siya na hindi ang mga Santo Niño ang nagmumulto kundi ginagamit lang ang mga ito ng mga kaluluwa bilang sisidlan. Inilabas niya ang agimat at nag-usal ng dasal na tinuro sa kanya ng albularyo niyang lolo. Ilang sandali pa, bumagsak na ang mga Santo Niño at may maitim na mga abo na lumabas galing dito. Nasaksihan din ni Goryo na hinihigop ang mga abo papunta sa kanyang agimat hanggang sa tuluyan ay tumawala. Saka lamang siya nakahinga ng maayos nang mawala na ang kakaiba niyang nararamdaman sa tuwing may mga kaluluwa sa paligid. Kinuha na rin niya ang mga natumbang Santo Niño at maingat ito na inilagay sa altar. Naisip ni Goryo na siguro doon na pumasok ang mga kaluluwa dahil siguro hindi niya dinadasalan ng Santo Niño. Para lang tong naging display niya at nawala na ang spiritual purpose nito. Naging lesson learned na rin sa kanya ang pangyayaring yon. Kaya magmula noon, naglalaan na siya ng oras para makapagdasal sa kanyang altar, kahit na ilang minuto lang basta sincero ito. Wala na rin namang sinasabi si Janela na may nakikita na naman itong mga bata sa kanyang apartment, kaya sigurado siya na wala na ulit nangyayari pa na kababalagan doon. Pero muli silang nagkita ni Janela isang araw at naikwento nito na may pamilya daw na namatay sa apartment na yon kaya siguro multo yung nakikita niya. Takot na takot pa si Janela sa sariling sinabi nito pero wala lang yon kay Goryo. Alam na naman kasi niya na multo nga ang mga yon. Mabilis na lang siyang nagpaalam paalis kay Janela para hindi na tumagal pa ang kanilang usapan. Baka mas lalo pa kasi itong matakot kapag sinabi pa niya rito ang kanya pang naranasan. Maayos na rin naman ang pagtulog ni Goryo magmula nung hinigop ng kanyang agimat ang multo sa apartment. Okay na rin ang kanyang pakiramdam sa bahay dahil wala nang multo roon na manggugulo pa sa kanya kahit na may namatay pang araw na pamilya roon. Pero kailangan pa rin niya na lumipat ng apartment dahil sa kanyang trabaho. Mas may malapit kasi siya na nakita na apartment sa kanyang mga part-time jobs kaya doon na lang siya titira. Para makasave na rin kasi ng gasolina, mahal pa naman ito ngayon. At kahit na may nakakatakot na siyang karanasan sa kanyang dalawang Santo Niño, hindi pa rin niya ito iniwan dahil yun na lang ang natitirang gamit na bigay sa kanya ng kanyang lola. Ang tumal ng biyahe ngayon, pre, no? Isa pa lang ang naging pasahero ko ngayon. Palapit nang gumabi. Ay nako, sayang oras ko rito. Reklamo ng kaibigan ni Goryo na si Marcos. Grab driver kasi silang dalawa at totoo nga na matumal ang pasahero. Walang gaanong mga nakabook sa kanila. Dahil na rin siguro sa init ng panahon kaya wala masyadong lumalabas. Mabuti ka pa nga pre, may isa ka pang naging pasahero. Samantalang ako, nabiktima ng fake booking. Naknang tinapay naman talaga oh. Sayang sa oras at gas. Reklamo din naman ni Goryo sa kaibigan. Hindi rin niya maintindihan ang mga kalokohan ng ibang tao. Dumadagdag lamang sila sa mga problema at instead na makatulong sa mga nagtatrabaho ng marangal, ang mga ito pa mismo ang mas lalong nagpapahirap sa mga kagaya ni Goryo. Hayaan mo pre, magkakaroon ka rin ng pasahero kahit isa lang nang hindi naman mas lalong sayang ang oras mo. Ay nako, sayang na nga pre. Marami pa naman akong utang na babayaran ngayon. At parang ang isang hulog ng langit nang tumunog ang cellphone ni Goryo at may lumabas na notification na may nagbook na nga ng pasahero sa kanya. Napatayo agad si Goryo at kinuha ang kanyang dalawang helmet. Ayos pre, may pasahero na ako. Paano, alis na muna ako ha? Masayang sabi ni Goryo. Pero may parte pa rin sa kanya na iniisip na baka nabiktima na naman siya ng fake booking. Pero hindi rin naman pwede na hindi niya puntahan ang pasahero niya dahil magkakaroon siya ng bad review at baka ma-blacklist pa siya kung hindi man yon fake booking. Kaya no choice kundi magdasal na lang na sana hindi nga ito fake booking. Sinunod ni Goryo ang kanyang map papunta kung saan naghihintay ang kanyang pasahero. Dinala naman siya nito sa isang masikip na kalye. One way na ito kaya nagdadalawang isip si Goryo kung papasok pa ba siya.
Baka kasi may makasalubong siya na isa pang kotse at bumalik pa siya sa kanyang dinaanan. Sayang ang gas pag nagkataon. Huminto na lang muna siya para matawagan ang kanyang pasahero at gusto niya munang kumpirmahin kung nandoon nga ba talaga ito. Wala kasing katao-tao sa daan at tila ba abandonado na rin ang mga nakatayong establishmento sa lugar. Mas lalo na tuloy lumakas ang kutob niya na nabiktima na ulit siya. Good evening po ma'am. Confirm ko lang kung dito sa Avenue Street po talaga kayo naghihintay. Bungad na sabi ni Goryo nang sumagot na ang kanyang pasahero. Good afternoon din kuya Grab. Nandito po ako sa Avenue Street. Sana po kayo? Pumasok po ba kayo sa one-way na daan? Sunod-sunod na tanong ng kanyang pasahero. Malamig ang boses nito at para namang maayos kausap. Wala po ma'am eh. Nandito lang po ako sa bungad. Ayos lang kuya Grab. Ako na po ang pupunta riyan. Paintay na lang po ah. Naglalakad pa po kasi ako. Maayos na sabi nito kaya nakahinga na rin sa wakas ng maluwag si Goryo. Naghintay muna ng ilang minuto si Goryo bago niya maaninag ang isang babaeng naglalakad patungo sa kanya. Nakasuot ito ng pajama at jacket na makapal. May hawak-hawak din ito na flashlight na nakatutok sa daan. Magandang gabi po ma'am. Bati ni Goryo nang tuluyan nangang makalapit sa kanya ang babae. Magandang gabi rin po kuya Grab. Pasensya na po ah, natagalan po ako. Ayos lang po ma'am. Ito na po ang helmet nyo. Inabot na ni Goryo ang isang helmet sa babae at agad naman itong sinuot. Agad din naman silang nakaalis nang matapos na ang babae. Tahimik lamang silang dalawa habang nasa biyahe. Wala rin naman kasing maisip na topic si Goryo at hindi naman nagsasalita ang babae. Magtatanong na sana si Goryo kung doon ba sa loob ng one-way lane ang bahay ng babae at bakit tila abandonado na ang lugar na yon, pero naisip ni Goryo na baka ayaw rin siyang maging kausap ng babae kaya hinayaan na lamang niya ang katahimikan na namumutawi sa kanilang dalawa. Sa 7-Eleven patungo ang babae at hindi naman ito gaanong kalayuan. Sa katunayan nga, pwede lamang lakarin ito ng babae. Pero gabi na rin kasi kaya naintindihan din ni Goryo ang naging pagbook nito sa kanya para ihatid ito sa paparoonan. Walang gaanong tao sa 7-Eleven. Pagkarating nila, isang customer lang at ang halatang inaantok na cashier ang naroroon. Pagbaba ng babae sa motorsiklo, yun din naman ang paglabas ng isang customer. Tinapunan lamang silang dalawa ng customer ng tingin at umalis na rin kaagad. Napansin din ni Goryo na nakaupo at pikit na ang mata ng cashier sa loob. Nag-abot na rin naman ng perang babae para bayad kay Goryo at aalis na rin sana ito nang tawagin ito ni Goryo dahil suot-suot pa rin ito ang helmet. Ma'am, yung helmet po. Tawag ni Goryo. Huminto naman ito at nilingon si Goryo. Sorry, nakalimutan ko. Paghihingi naman ang pasensya ng babae. Itinuon na ni Goryo ang atensyon niya sa pagbibilang na ng pera habang hinuhubad naman ng babae ang helmet. Nang matapos magbilang, kinuha na niya ang inabot na helmet ng babae na hindi man lang nagtataas ng tingin. Aalis na sana siya nang may mapansin siyang halos ikinamatay niya. Ay hayop talaga oh! Sigaw ni Goryo at nabitiwan niya ang helmet. Gumulong naman ang helmet. Naisama pa nito ang putol na ulo ng babae. Nakaharap na talaga ito sa kanya at bukas na bukas ang mga mata. Hindi makapaniwala si Goryo sa nakita. Naisama ng babae ang ulo nito sa helmet. Hindi ito normal na nangyayari sa buong buhay ni Goryo. Ngayon lamang siya nakaranas at nakasaksi nito. Hala, yung ulo ko po! Sabi pa ng babae na hindi alam ni Goryo kung saan nang galing ang boses. Kung sa ulo ba ito mismo o sa babaeng nasa likuran niya na sigurado siyang putol na ang ulo. Bagsak ang panga ni Goryo habang nakatingin sa babaeng pugot ulo na tumatakbo palapit sa ulo nitong gumulong sa daan. Dinampot pa nito ang ulo nito at muling ipinatong sa liig. Para bang namalikmata lamang si Goryo nang muling bumalik sa dati ang kompleto ng katawan ng babae. Wala man lang itong bahid ng dugo o marka ng pagkaputol nito. Pero sigurado si Goryo sa nakita niya.
hindi siya nagkakamali na hindi na pala tao ang kanyang angkas. Isa na itong kaluluwang ligaw na nagbukpa ng Grab at higit sa lahat, may pera pang ibinayad sa kanya. Hindi man na fake booking si Goryo, hindi pa rin niya mapigilan na isipin na minalas talaga siya sa araw na yon. Hindi na rin napansin ni Goryo ang babae kung pumasok ba ito sa 7-Eleven o hindi. Wala na rin naman siyang plano na hanapin pa ito. Gusto na lang niya na umalis na sa lalong madaling panahon. Kaya dali-dali naman siyang sumakay sa kanyang motorsiklo at ipapaandar na sana niya ito nang biglang may tumawag sa kanya. Hindi na sana niya ito papansinin dahil baka ito yung babaeng pugot ulo, pero iba naman ang boses na tumatawag sa kanya. Kaya nilingon na lamang niya ito at nakita niya ang cashier sa 7-Eleven na nasa labas na. Pumasok ka muna dito, sir! Sigaw ng cashier. Nagtataka si Goryo kung bakit siya tinatawag nito. Hindi nga rin niya ini-expect na mapansin siya ng cashier dahil akala niya'y tulog na ito. Bumaba na lang din si Goryo pero naging maingat pa rin siya dahil baka kasi isang ligaw na kaluluwa na naman ang makakasalamuha niya. Hindi pa nga siya nakaka-get over sa babaeng pugot ulo kanina, baka magkakaroon pa ng part 2. Mabuti na lang talaga na immune na si Goryo sa mga nakakatakot na pangyayari dahil bata pa lamang siya ay nakakakita na siya ng mga ito. Pero hindi pa rin niya maiwasang matakot kapag may nakakasalamuha siya. Hindi nga lang grabe ang epekto nito sa kanya kumpara sa iba. Bakit po, sir? Anong problema? Tanong ni Goryo nang makalapit siya sa cashier. Napabuntong hininga naman ang cashier at hinila siya sa loob. Puno ng pagtataka si Goryo pero nagpadala na lang siya sa panghihila sa kanya. Binitiwan na rin naman siya ng tuluyan nang sila'y makapasok ng dalawa. Naramdaman ko kanina na may kasama kang iba eh. Sabi naman ng cashier at lumingon pa ito sa labas kahit na wala namang taong nakita si Goryo roon nang tingnan niya rin ito. May pugot ulo nga akong kasama kanina. Diretsong sabi ni Goryo. Sinigurado naman kasi siya na may kakaibang abilidad din ng cashier. Kagaya niya na nakakakita at nakakaramdam na may multo o aswang, kaya naisip niya na hindi naman siguro gaanong matatakot ang cashier kahit na ipinaalam niya yon. Tama nga ako, nandito na naman siya. Pabulong na sabi ng cashier, pero narinig naman yon ni Goryo dahilan para kumunot ang kanyang noo. Ibig sabihin, kilala mo yung babae? Yung naging pasahero ko kanina? Anong nangyari sa kanya? Bakit siya nagkaganon? Sunod-sunod na tanong ni Goryo. May idadagdag pa nga sana siya sa tanong pero nakita niya ang namumuong luha ng cashier. Naisip niya na magkakilala ang dalawa kaya ganun na lamang ang naging reaksyon nito nang sabihin niya ito. Hinayaan na lamang muna ni Goryo ang cashier na makapag-isip-isip. Girlfriend ko siya. Basag ng cashier sa katahimikan. Doon naintindihan ni Goryo kung bakit tila ba malapit na umiyak ang cashier nang tanungin niya ito. Nagkaroon kasi kami noon ng away eh. Kaya kahit na tawag siya ng tawag, hindi ko sinasagot yung tawag niya dahil galit nga ako sa kanya. Gabi na yon nang makatanggap ako ng text message na pupuntahan niya raw ako dito sa 7-Eleven para pag-usapan namin yung problema namin. Nag-text din naman ako sa kanya na huwag na siyang pumunta pa. Dahil gabi na nga at mag-usap na lang kami kinabukasan para sa seguridad niya. At para naman kumalma na rin kami at nang hindi na muli pang magkasakitan. Pagkukwento ng cashier, huminto pa ito saglit at malalim na huminga. Akala ko naiintindihan niya ako pero tinuloy pa talaga niya ang pagpunta sa akin rito. Hindi pa siya nakaabot sa bungad ng Avenue Street. May nakasalubong siyang mga lasing at adik. Kinago nila ang girlfriend ko. Mga wala silang awa. Tumaas na ang boses ng cashier at talatang kinikimkim pa rin ito ang nangyari sa girlfriend niya. Nanatili namang tahimik si Goryo. Naaawa siya sa cashier at lalo na sa babaeng pugot ulo na inimagine ni Goryo kung ano ang sinapit ng babae sa kamay ng gumawa noon. At maging siya may namumuo na rin galit sa kanyang dibdib. Hindi pa ata napanatag yung kaluluwa niya dahil balik pa rin siya ng balik dito eh. At kaya kita tinawag at pinapasok dito dahil baka maranasan mo yung naranasan ng ibang Grab riders na nagatid sa kanya rito. Ha? Bakit?
Anong nangyari sa kanila? Tanong ni Goryo kahit na may idea na naman siya kung ano ang posibleng mangyari sa mga ito. Eh, hindi pa lamang sila nakakalayo rito, nadidisgrasya na sila at malala ang sinasapit nila. Kaya ngayon, pinipigilan ko nang umalis sa mga Grab drivers na nagiging pasahero ng girlfriend ko. Hintayin mo lang muna siguro na magliwanag sa kakaumalis. Pero nasa sayo na rin yan kung maniniwala ka sa akin. Alam naman ni Goryo na mapanganib na talaga sa daan, lalo pat lumalalim na ang gabi. Wala namang masama kung susunod nga siya sa sinabi ng cashier. Baka mapahamak nga siya kapag umalis pa siya. Tapos na naman din ang kanyang trabaho kaya nagpalipas na lamang siya ng oras sa 7-Eleven kasama ang cashier. Kapwa na sila inaantok pero pinipilit ni Goryo na hindi makatulog. Ganon din naman ang cashier kaya nagkwentuhan na lamang silang dalawa. Alam mo ba sir na ang 7-Eleven ang may pinakamarami mga kaluluwa? Tanong ng cashier. Hindi na magawang magtanong pa ni Goryo dahil muling nagsalita ulit ang cashier. Dahil kadalasan, dito nagpapagpag ang mga taong galing sa lamay. Kaya tuloy, nananatili ang ibang kaluluwa rito. Pag-ala-gala at kadalasan, gumagawa pa ng masama sa ibang customer. Hinayaan na lamang ni Goryo na magkwento pa na magkwento ang cashier. Hindi na tuloy sila makatulog dalawa dahil puro nakakatakot ang kanilang pinag-uusapan. Halos magkapareho lamang silang dalawa nang nakikita ng mga multo at aswang simula nung bata pa lamang sila. At simula rin noon, natutunan na nila na baliwalain ang ibang kaluluwa na nanggugulo lamang. Pambihira lamang na makakilala si Goryo ng taong kagaya niya, kaya na-enjoy rin niya ang pag-share ng kanyang karanasan at ang pakikinig sa cashier. Malapit ang magliwanag nang maubusan na sila ng topic. Dumating na rin naman ang magiging kapalit sa shift ng cashier kaya umangkas na rin naman ito kay Goryo. Ang cashier tuloy ang kauna-unahan niyang pasahero sa araw na yon. Ngayon, alam na ni Goryo na kailangan niya ng baliwalain ang magpapabook sa kanya sa Avenue Street kapag malapit ang maghating gabi dahil baka yun yung babaeng pugot-ulo na naman ang aangkas sa kanya. Lumipas ang ilang araw, tinawagan si Goryo ng kanyang nakababatang kapatid na umuwi sa kanilang probinsya dahil kailangan nila pag-usapan ng lupang naiwan sa kanila ng kanilang yumaong ama. Ayaw na saan pumunta pa ni Goryo dahil wala naman siyang pakialam sa lupang yon dahil ayaw rin niya ng gulo. Naging ugat na kasi ang lupang yon ng away ng kanilang pamilya kahit na hindi pa man patay ang kanilang ama. Kaya nga nagpakalayo-layo siya sa kanyang pamilya at naghanap na lamang ng trabaho na bubuhay sa kanya. Pero miss na rin naman niya ang kanyang nakababatang kapatid kaya uuwi na lang muna siya. Nasa ibang kapatid na lamang niya kung hahatian ba siya ng lupa o hindi. Wala talaga siyang pakialam. Sa araw rin na yon umuwi si Goryo. Pansin niya ang mga kapatid niya maliban sa kanyang nakababatang kapatid na hindi na mga ito nagustuhan ang kanyang pagdating. Hinayaan na lamang niya ang mga ito. Dumiretso na lamang siya sa kanyang nakababatang kapatid at niyakap ito ng mahigpit. Kuya Goryo, welcome back po. Miss na miss na kita. Sabi ni Jake sa kanyang nakababatang kapatid. Namiss din kita, Jake. Oh, kumusta ka na? Kumusta ng pag-aaral mo? Sunod-sunod na tanong ni Goryo. Okay naman po kuya. Top 1 kaya ako sa section namin. Tapos makakasali pa ako sa regional competition sa Science Quiz B. Oh, di ba? Achiever ang kapatid mo kuya. Natawa na lamang si Goryo sa sinabi sa kanya ni Jake. Pasaya rin naman siya dahil pinagbubutihan talaga nito ang pag-aaral nito. At nakikita na niya na si Jake ang magiging kauna-unahang successful sa kanilang pamilya. Bakit? Makakain ba yung medalya mo? Pabalang nasabi ng nakatatanda niyang kapatid. May hawak pa ito na isang bote ng alak na iniinom nito. Buti sana kung pera yung dala mo eh. Nakatulong ka pa sana. Dagdag pa nito. Eh, magagamit naman ni Jake yan kapag nagkolehyo na siya. Magkakaroon siya ng scholarship kapag nagkolehyo na siya dahil sa mga achievements niya. Sagot naman ni Goryo. Muling tumawa ng pabalang ang nakatatanda nilang kapatid.
Iyon eh, kung makakaabot pa siya ng kolehiyo. Sa hirap ba naman ang buhay ngayon eh? Malabong makapag-aral pa ng kolehiyo ang mga tulad natin. Itatak niyo yan sa mga utak niyo na kasing diliit ng itlog. Kaya wala ka pang nararating sa buhay eh. Puro ka nalang alak at reklamo. Yung asawa mo sa akin pa humingi ng pera pambili ng gatas. Kagawa-gawa kasi ng anak, hindi naman pala kayang buhayin. Nang gagalaiti sa galit na sabi ni Goryo. Ay Goring, anong sabi mo na humingi ako ng pera sa'yo? Kailan kong ginawa yon? Ni minsan wala akong hiningi sa'yo. Sumbat naman ang asawa ng kanyang nakatatandang kapatid. Kararating lamang nito at may bitbit pang sanggol, pero narinig pa rin naman nito ang reklamo ni Goring. Aba, nagka-amnesia ka yata, Ate Doray. Nakalimutan mong kahapon lang nanghingi ka ng pera dahil wala ka ng pambili ng gatas. Uy Goryo, Ate Doray, huwag na po kayong mag-away. Pagmamakaawa ni Jake sa dalawa. Naawa na rin naman si Goryo kay Jake kaya siya na lamang ang umalis at ibinaba ang pride. Sigaw naman ng sigaw ang mag-asawa at marami pa itong mga sinasabing masasakit na salita. Pero hindi na lamang ito pinansin ni Goryo. Hinayaan na lamang niya ang dalawa. Tutal, tatahimik din naman ang mga ito kapag hindi na niya ito sinagot. Kumain sa labas si Goryo at Jake. Nagpatuloy na lamang sila na magkwentuhan at hindi na inisip pa ang naiwang nakatatandang kapatid at ang asawa nito. Ano, may plano ka na ba kung saan ka magkukulehyo? Tanong ni Goryo sa kapatid. Gusto ko pong lumos ng Manila para doon na po ako mag-aral. Mas marami kasing oportunidad doon kaysa rito. Pero hindi ko naman po maiwan ng mga pinsan natin eh. Kuya, wala na po magtuturo sa kanila kapag umalis na po ako. Ako lang naman po ang tumutulong sa kanila sa mga gawain nila sa paaralan. Napabuntong hininga si Goryo. Naawa siya sa kanyang kapatid dahil mas inisip pa nito ang iba kaysa sa sarili. Sinakripisyo nito ang sariling pangarap para sa pinsan niya na sa katunayan naman ay hindi ito ang kailangan na mamroblema dahil may mga magulang pa naman ang mga ito. Kailangan mo papag-isipan ng mabuti yan, Jake. Pangarap at ang buhay mo ang isasakripisyo mo para sa kanila. Marami pa silang pinag-usapang dalawa hanggang sa gumabi na. Napagdesisyonan na rin nila na umuwi na. Naimasmasan na rin naman sila sa away na nangyari kanina. Tinaasan na rin ni Goryo ang kanyang pasensya dahil baka magkaroon na naman ng away at hindi na naman niya maiwasang magalit. At tama nga si Goryo nang pagkarating pa nga lamang niya ay nagsisigawan na ang iba pa niyang nakakatandang kapatid. Gusto kasi ng panganay na mas malaki ang porsyento ng lupa na kukunin nito dahil ito ang panganay. Hindi naman payag ang iba kaya nagkaroon na ng away. May isa namang silang kapatid na nagsabi na dapat mapupunta rito ang malaking porsyento dahil ito ang nag-alaga sa kanilang ama nung nagkasakit pa ito. Payag naman si Goryo rito dahil deserved din naman. Nakapagdesisyon pa nga si Goryo na ibigay pa rito ang kanyang hati bilang pagpapasalamat na rin sa kabutihan na ginawa nito sa kanilang ama. Hoy Goryo, huwag kang magpakahiro dyan. Dapat lang naman talaga na sa akin ang mas malaking porsyento eh. Dahil ako nga ang panganay. Yung bruwang si Imelda naman na bibigyan mo, ginawa lang naman niya yon dahil nasa plano na niya na kukunin niya ang malaking porsyento kapag namatay si ama. Sigaw sa kanila ng panganay. Marami pa itong sinabi kaya kusa na lamang na umalis si Goryo. Baka kasi magkakapisikala na sila kapag hindi pa siya lalabas. Doon tumambay si Goryo sa malaking puno ng mangga na katabilang ng kanilang bahay. Gusto niya kasi ng manigarilyo kapag stress. Iniligay na niya sa kanyang labi ang sigarilyo habang kinakapa ang bulsa para hanapin ang lighter niya pero wala naman siyang nakapa. Bisit naman oh. Naiwan ko pa yata yung lighter ko. Inis na sabi ni Goryo nang ma-realize niya na wala na nga ang kanyang lighter sa bulsa niya. Kabibili pa lang naman kasi niya noon tapos nawala ka agad. Aalis na lang sana siya roon sa kanyang kinatatayuan nang may nag-abot sa kanya ng posporo. Kinuha naman niya ito nang hindi nag-aangat ng tingin. Nang masindihan na niya ang kanyang Yossi, doon lamang siya nagpasalamat at nilingon ang taong nagbigay sa kanya ng posporo. Pero labis ang kanyang gulat nang hindi tao ang kanyang nakita kundi isang napakalaki at napakaitim na elemento. Nakadungaw at nakangiti pa ito sa kanya.
tanging ang dilaw lamang nitong ngipin ang nakikita ni Goryo dahil sa sobra nga nitong itim. Hindi maiwasan ni Goryo ang mapasigaw. Nagsitakbuhan naman ang kanya mga kapatid palabas para tingnan kung ano ang nangyari sa kanya. At ang kapre na naninirahan sa punong mangga ang bumungad sa kanila. May nahimatay pa silang kapatid dahil sa takot. Nag-aaway-aaway kayo sa lubang ito, samantalang ako ang unang nanirahan dito. Maliit lamang itong lupa pero halos magpatayan na kayo. Kaya hindi ko hahayaan na may isa sa inyo ang makinabang dito. Haharapin muna niyo ko bago niyo makuha ang lupang ito. Sabi sa kanila ng kapre. Simula noon, wala nang gusto pang kumuha sa lupa kung saan tumitira ang kapre. 1 hectare lang naman kasi ang lupa ng paghahatian nilang lima at na-realize rin naman ng mga ito na ayaw nilang ibuwis ang kanilang buhay para sa lupa na yon. Wala rin gustong magputol ng punong mangga dahil takot nga ito sa kapre. Sa lahat ng bagay na hindi sila magkasundo, yung banta ng kapre lamang ang unang bagay na nagkasundo silang lahat sa wakas.